Taong 1974, isang grupo ng mga magsasaka sa bayan ng Xi'an, China, ang naghuhukay upang lumikha ng isang balon. Ngunit imbis na makalikha, ay isang pagtuklas ang kanilang naidulot. May tuturing na isa ito sa pinakamalaki at pinakamahalagang tuklas sa kasaysayan ng archaeology. Ito ang Terracotta Warriors. Ano nga ba ang istorya sa likod nito? Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button. I-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ang malataong sukat ng mga estatwang sundalong Chino at iba pang figura ng tao at hayop ang natagpuan sa ilalim ng lupa. Ang lahat ng estatwang sundalong Chino ay tinatawag ngayong Terracotta Warriors. Habang naguukay upang gumawa ng isang balon ng limang magkakapatid na magsasaka, nakahukay sila ng mga ulong bahagi ng estatwa, kaya ipinagpatuloy nila ang paghukay. Dito lumantad sa kanila ang maraming bilang ng estatwang sundalo at kasunod nito nakita nila ang mga piraso ng palayok. Nahukay ang mga naturang mga estatwa malapit sa burol ng Li sa Xi'an, China. Malapit dito ay matutuklasan din ng isang higanting misoleo ng unang emperador ng China na si Qin Shi Huang. Hindi dito nagtatapos ang pagkakadiskobre dahil sa pagpapatuloy ng paghuhukay sa tulong ng mga arkeologo ay isang kamangha-manghang lugar ang kanilang madidiskobre. Isang underground sa necropolis na puno ng mga estatwa ng mga sundalo, mga manggagawa at mga opisyal ng korte ng palasyo na aabot sa bilang na 8,000 hanggang 10,000 piraso. May mga nadiskobre ding mga kabayo, mga ibon at iba't ibang hayop. Mga bronzing karwahe na aabot sa mahigit 900 piraso. Pawang gawa sa putik ang mga estatwa, mabusisi at detalyado ang pagkakahubog dito. Sinasabing ito ay kinulayan ng mga inupahang manggagawa o artisano at manlililok upang bigyan ng mga makatotohanang detalye ang buong imperyo. Ginawang mabusisi ang mga estatwang sundalo at saka hinanay na animoy na kapila at makikidigma. Nagtataglay sila ng mga orihinal na kulay at may hawak silang armas tulad ng isang sundalo. Sa paglipas ng panahon, kumupas ang mga kulay nito at nawala ang mga armas nito dahil sa pagnanakaw. Ang timbang ng bawat sundalo ay may bigat na 272 kilo at may taas na 2 metro at may natatanging ekspresyon ng bawat sundalo at may kanya-kanyang hugis ang tenga at haba ng buhok. Sinasabi na ang mga Terracotta Warriors ay bahagi lamang ng libingan ni Qin Shi Huang na sadyang itinago. Paniniwala ng mga arkeologo ang mga nakitang estatwa ng mga sundalo at mga opisyalis nito, maging ang mga estatwa ng mga manggagawa, mananayaw at musikero, at kasama ang mga hayop ay ang pumalit sa tradisyonal na pag-aalay ng mga buhay ng tao sa paglilibing ng mga haring Chino na gaya ng ginagawa sa naunang dinastiya. Pero base sa pag-aaral ng mga eksperto sa kasaysayan ng China, marahil plano ni Emperor Qin Shi Huang na dalhin ang buong imperyo nito sa kabilang buhay at ipagpatuloy doon ang kanyang rehimen. Base sa mga tala, isa ito sa mga unang proyektong ipinagawa ng emperador. Sinimulan ito ng unang taon ng kanyang rehimen bilang paghahanda sa kanyang kamatayan. Samantala, naiulat na base sa tala ng sinaunang kasaysayan ng China na nagmula pa ang mga talang ito sa historyador ng dinastiya Han na si Sima Qian. Base dito, nasa loob ng mausoleo ni Qin Shi Huang Di ay may nakatayong malaking palasyo na may mga kayamanan sa loob nito at ang mismong himlayan nito ay pinaliligiran ng mga bundok ng bronze na sumasagisag sa kanyang nasasakupan at 2 daluyan ng asoge na kumakatawan sa 2 ilog ng China na Wangho at Yangtze. Sa kabila ng mga tala na napag-aralan ng mga eksperto ay hindi pa rin nalalaman ang laman ng mausoleo dahil nananatili itong selyado. Pero bagamat ganon, patok na patok pa rin itong tourist destination sa China, lalo na ang mga Terracotta Army ni Qin Shi Huang Di at ang kanyang mismong mausoleo. Ito ay napapabilang sa natatanging bakas na iniwan ng unang imperyo katulad ng Great Wall of China. Ito ay kinikilala bilang World Heritage Site simula noong 1987 ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO.